Hello mga kalula, kumusta naman kayo sa araw na ito? Yun nga lang pala mga kalula, bawat katotohanan lang ang sasabihin ni Lula at gusto lang ipaalam ni Lula sa buong team ng Mamits na isa po akong napakatagal na rin sa Mamits. Bali, hindi po ako nagsasalita ng tungkol sa bawat isa na kasiraan sa bawat isa. Ay bawat katotohanan lamang ang lalabas sa bibig ni Lola. Yun nga pala sa mga sumusuporta kay Cutie Mahal. Pasusuportahan po natin si Cutie Mahal na umabot ng 1 million in para magkaroon na po siya ng gold button. Dahil ilalagay po ni Lani sa kanyang musiliyo. Bago nga pala natin umpisahan ang kwento ni Lola ay bawat katotohanan lamang. Doon nga pala sa himlayan na Cutie Mahal, lagi naman po ninyo akong nakikita doon. Laging ako ay bumibisita doon dahil sa simula't simula pa na si Cutie Mahal na hindi pa sila magkatandim ni Mix Molino ay dating fans na talaga ako ni Cutie Mahal. Di nung sobrang bigla ko na nung nawala nga si Cutie Mahal, halos isang buwan akong ang dami naman talagang umiyak doon sa kay Cutie Mahal nung nawala si Cutie Mahal. Aminin na natin sa tunay na nagmamahal kay Cutie Mahal. Yun nga pala, nung nalibing na si Cutie Mahal, hindi nga pala ako pumunta kasi kasagsagan kasi ng COVID noon eh. At pinagbabawal nga yung sobrang maraming tao na pupunta. Kaya inantay ko na lang nung 40 days ni Cutie Mahal. Nung 40 days ni Cutie Mahal. Bali, hindi rin ako pumunta nung mga araw na yon kasi napakarami din tao. Napakaraming tao at meron silang hinihintay doon na alam na natin kung sino yung hinihintay doon. Isa yun sa katandim ni Cutie Mahal. Kinabukasan nga pala na ako pumunta doon. Pagkalipas ng 40 days ni Cutie Mahal, napakaraming pumunta doon ng 40 days. Di kinabukasan na nga ako pumunta. Siyempre, hindi naman natin akalain lahat na ako yung makakatagpo ni Mix Molino doon sa himlayan. Dahil kami lang dalawa ng anak ko na nandoon eh. Siyempre, hindi ako naglabas ng cellphone noon dahil sa kahit na isa na akong YouTuber, medyo mga halos pitong buwan na ako na isang YouTuber noon. Hindi ako nag-vlog doon, hindi ako nag-vlog. Hindi ako naglabas ng aking cellphone, hindi ako nag-vlog. Dahil sa, siyempre, hindi naman yung dahilan na pagpunta ko doon ay para mag-vlog. Kundi dadalawin ko lang talaga si Cutie Mahal. Di siguro mga kalahating oras na kami doon ng aking anak. Biglang may dumating na dalawang tricycle na bulaklak. Ito na nga, maya-maya dumating na si ang sasakyan na itim. Nakikita naman natin sa vlog na yung sasakyan na yun ay kay Mix Molino. Hindi pa rin ako naglabas ng cellphone noon hanggang sa
ayun na nga, nagbablog sila ng palapit ng palapit, nagbablog sila. At inayos nila yung bulaklak doon sa puntod ni Cutie Mahal. Gumilid lang muna ako dahil isang respect na, isang respeto sa kanila. Dahil siyempre, sila yung... Bali, sabihin na lang natin na isa na rin sila sa may karapatan dahil katandim nga ni Mitz Molino at saka si Jitro na manager ni Mahal at saka ni Mitz. Bali sila yung may karapatan siyempre bukod sa Tesorero family. Di, gumilid lang muna ako hanggang sa natapos na silang mag-ayos ng bulaklak. Hanggang sa napatingin sa akin si Mix na kanina pa ba kayo, ang sabi ko naman mayroon ng kalahating oras at maya-maya uwi na rin ako. Pwede po kayo mag picture-picture at ayun, lumapit ako kay Mix na pwede ba mag picture tayong dalawa. Ayun, nagpa-picture kami at marami kaming picture. Nung natapos na kami magpa-picture, nagpaalam na kami at lumabas na nga kami. At doon ako nag-umpisa mag-vlog. Doon ako nag-umpisa mag-video na ikinagulantang ng lahat na naghihintay nung 40 days na napakaraming naghihintay kay Mix Molino na hindi nga dumating si Mix Molino ng mga araw na yun ng 40 days. Ayun na nga. Pagdating ko dito sa bahay, in-upload ko na. Marami naman natuwa at marami ding hindi natuwa kasi maraming ang usapin na hindi na magaganda. Yun na nga. Lagi kong dinadalaw si Cutie Mahal talaga. Pinupuntahan ko pa rin siya. Siguro sa mga sa loob ng isang buwan, mga dalawa o tatlo. Bali pabalik-balik ako doon sa kanya. Mayroon pang mga bus na bakit daw ako pabalik-balik doon. At sa, ang sabi ay baka daw pinagkakitaan ko o binibidyo ko. Hindi ko lang yung pinapansin kasi kaligaya akong pumunta doon kay Cutie Mahal. Gusto ko talagang ilabas din ang sama ng loob ko pag nandoon lang ako sa punto ni Cutie Mahal. At lagi kami din nagkikita ni ng family Tesorero si Lani na kapatid ni Mahal. Ito matagal na rin na nasa isipan ko at nasa kalooban ko na tuwing magkikita kami doon ni Lani, kinukumusta ko kung kumusta na yung okay lang ba sila ng family Molino at kung ano ang mga plano sa pagpagawa ng museo ni Cutie Mahal. At lagi lang nababanggit nila ni at ang sabi lang nila ni ang sagot nila sa akin, ate, may oras pa naman. Hintay-hintayin lang natin na kasi medyo malayo pa naman. Pero halos ano yun eh. Lagi kong kinukumusta sila ni kung kumusta na, kung okay lang ba sila ng pamilya Molino, kung nagkaka-okay ba sila. Sa sobrang pagtatakip ni Lani sa pamilya Molino, ang lagi lang sinasabi ni Lani sa akin, oo naman, mayroon naman ambag, mayroon naman ligay. Pero ang totoo, parang linilihis nila ni yung pag-uusap namin na malayo pa naman ate, hintay-hintay na lang tayo. Ano pa naman, may panahon pa naman. Hanggang sa natapos na nga yung si Leo ni Cutie Mahal, hanggang sa nagulantang ang lahat dahil sa nagpus yung kapatid ni Lani na si yung nasa ibang bansa at nagsalita na rin si Jason
na talagang totoo na hindi talaga nakapagbigay si Nick sa ano, walang ambag doon sa musiliyo ni Cutie Mahal hanggang sa natapos na. Kaya pala sila ni, pag tinatanong ko kung kumusta na ang relasyon, kung nagkakausap ba sila, o kahit kumusta man lang, kung nagkukumustahan ba sila. At nung ano pa nga eh, sabi ko, paano ba yung mag-order ng glimo, Lani? Kasi munti ka na akong naluko dyan sa glimo na yan. Pwede bang maka-order na lang ng glimo? Yung pala, sabi niya, ate, ano kasi, na ang mga order sa akin, mga binalik ko eh. Kasi ang tagal-tagal ng ano, nang dumating yung limo, ang daming mga nag-order, kaya yung mga, yung order ko wala pa, na sabi magbibigay si Nix doon sa limo, hanggang ngayon wala pa, parang napasubo si Lani. At ang mga nagbayad na, mga binalik ni Lani, kasi hanggang ngayon, hanggang sa natapos na yung musiliyo ni Cutie Mahal, wala pa yung limo.